Ready! GMA Weather! Servisyong totoo ng GMA News! Mga puso, dalawang bagyo ang ating binabantayan ngayon. Ang napakalakas na bagyong may international name na mangkut na umahataw ngayon sa Guam at kumikilos patungo sa Pilipinas, at ang bagyong Neneng na kasalukuyang nananalasa naman dyan sa Northern Luzon. Unahin po natin yung bagyong Neneng na ang sentro ay namataan sa layong 150 kilometers north-northwest o hilaga-hilagang kanluran ng Basco, Batanes. At taglay nito ang lakas ng hanging nasa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot naman ng 65 kilometers per hour. At kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran o north-northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. At dahil sa bagyong Neneng, nakataas ang storm signal number 1 dyan sa probinsya ng Batanes na makakaranas sa mga bugso ng hangin at ulan ngayong gabing ito. At sa track ng pag-asa, hindi po magla-landfall yung bagyo pero magpapaulan yan sa may extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. At mga kapuso, lalabas din ito ng PAR bukas po yan patungo ng Southern China. Pero di hamak na mas malakas yung paparating na bagyong mangkut na tumama sa kalupaan ng Guam ngayong gabi. At sa datos ng pag-asa, namataan yung mata nito sa layong 2,255 kilometers dyan sa may silangan o east ng Southern Luzon. At mga kapuso, ito po ay may taglay na lakas ng hanging nasa 150 kilometers per hour at bugsong nasa 185 kilometers per hour. Nasaan ang magpapatuloy ang kilos ito pakanluran o westward sa bilis naman na 35 kilometers per hour. At malawak po yung sirkulasyon nito. Nakikita niyong kaulapan na yan ng bagyong mangkut na halos kasing laki ng buong Luzon. At mas malakas din ito sa bagyong Jebi na nanalasa naman ang ustodyan sa Japan at dahil dadaan muli sa karagatan, posibleng lumakas pa po ito at maging super typhoon bago pa pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, posibleng Miyerkules siya ng gabi o Webes ng madaling araw. At tatawagin itong bagyong Ompong ang pangalawang bagyo natin para sa September. At sa wind map nga ng Metro Weather, lalapit po itong sirkulasyon na yan. Lalapit ang bagyong mangkut dyan sa Northern Luzon o yung extreme Northern Luzon. Araw yan ng Webes at posible rin magtaas ng storm signal po dyan sa may Northern at Central Luzon sa araw na yan. Habang sa Southern Luzon, kasama na ang Metro Manila, maulap at maghapon ding may ulan at may chance rin po maglabas ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1 o 2 ang pag-asa. Kaya ngayon pa lang mga kapuso, dapat I am ready na sa malalakas na hangin at ulan, dyan sa posibleng baha at storm surge o yung pagtaas ng tubig ng karagatan, ang buong Luzon, lalo na itong Hilagang Luzon at itong Dulong Hilagang Luzon. Mel? Tani, may chance bang mag-landfall o tumama sa kalupaan ng Pilipinas yung bagyong mangkut? Yes, Mel, may mataas ang posibilidad. Kung titingnan natin, ito yung ginagamit nating pang-forecast galing sa Metro Weather. Posibleng kung hindi dito sa may Cagayan Province, dito sa may Batanes, Mel, tatama yan. Yan ay kung hindi magbabago dahil posibleng tumama yan araw pa ng Sabado, Lunes pa lang tayo. So mga 5 hanggang 6 na araw pa. So yan yung babantayan natin kung itong senaryo na itong mangyayari. Na kapag hindi, posibleng dito sa Northern Luzon mismo tumama yung sentro nitong malakas na bagyo, Mel. So, ibig sabihin, habang papalapit yan, nag-gain pa ng strength yan sa dagat, Mang Tani, ganun ba yun? Tama yun, Mel. Ngayon ay 150 siya. So, habang kumikilos yan, papalapit dito sa atin, puro karagatan yung dadaanan yan. At yung karagatan na yan, hindi lamang yung mainit na temperatura ng dagat, hindi lamang yung tinatawag nating vertical wind shear, masyadong technical yan, pero lahat yung kondisyon na dadaanan niya, potensyal na lalo pa siyang lumakas. So yung 150, simula pa lamang yan, Mel. At ang sabi nga natin, posible pang pag super bagyong kasi o super typhoon, may higit 220 kilometers per hour. So posibleng abutan niya yon at ma-maintain niya yon habang lumalapit. Pero kung hindi man ito maging isang super typhoon, Mel, yung 200 kilometers per hour, napakalakas na rin nun. Siyempre. Pero posible bang umabot sa signal number 5 dyan sa mga lugar na tatamaan niya? Mang Tani. Mel, yung signal number 5 kasi ginagamit natin yun, yung sa super typhoon na may higit 220 kilometers per hour. So kung ma-maintain niya yung lakas na yun, posibleng itaas yung signal number 5. Pwedeng dyan sa may Cagayan Valley o kaya probinsya ng Cagayan, Batanes. Pero kung hindi siya,
signal number 4. Pero ganun pa man, kay signal number 5 yan o number 4, Mel, yeah. Paalala natin, napakalakas na hangin yung paghahandaan ng mga kapuso natin dyan sa Northern at Central Luzon. Ay, maipapayong mo ba na pag-aralan na kung magsususpend din ang klase o hindi? Ano sa'yo, Mang Tani? Anong maire-recommenda mo? Ang ano natin, Mel, siguradong dito sa may Northern at Central Luzon, kasi maaaring Webes pa lamang, may signal na rito. Okay. So kapag may signal yan, definitely, yung elementary, high school, habang lumalapit yung bagyo, tumataas, college. Ang isang tanong natin dito sa Metro Manila, araw ng Biyernes. Kasi Biyernes, maaaring nandito yung bagyo, so baka meron ng malakas na hangin tayong mararamdaman. Pero yung ulan, hindi pa masyado. May ulan, pero hindi pa. Kasi yung hangin habagat, hindi pa masyadong malakas, pero kung makikita mo ito araw ng Sabado, ito na yung habagat natin. So maaaring yung Sabado-Linggo, maaaring may signal dito at wala ng klase. At sa Lunes, na kung saan nakalagpas na yung bagyo, yung ating hangin habagat, tsaka palang lalakas, sa Lunes, baka maulan. So yun yung posibleng ano pa rin, walang klase, Mel. Yun ang titingnan natin. Oh, pero si Neneng, paano ngayon si Neneng? Si Neneng, hindi sila magkikita, Mel. Yung Neneng, paglabas niya, yan, makikita mo, yung si Neneng, nakalabas na, ito hindi pa pumapasok. So, paglabas ni Neneng, bukas, sa Miyerkules pa papasok. So, hindi sila magkikita, si Neneng at saka si Ompong. Pero, si Neneng, nagpaulan dito, pero ito talagang dapat natin pagandaan, Mel. Ayun, ito yung mga bagyo na paghahandaan mo, at pag hindi tumama, dapat magpasalamat tayo. Ka na lang. Yes. At maraming salamat sa iyo, Mang Tani. Antabayan na namin yung mga karagdagang ulat mula sa iyo. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.